Utok sa mga Pinoy ang mga pagkaing mainit at may sabaw tuwing maulan o malamig ang panahon. At isa sa mga paboritong comfort food ng mga Pinoy kapag ganitong panahon ay ang masarap na rice porridge with chicken o arroz caldo. Warm rice o rice soup ang literal na kahulugan ng salitang arroz caldo. Hango ito sa Spanish words na arroz na ang ibig sabihin ay rice at caldo na ang ibig sabihin naman ay broth. Bagaman buhat sa wikang Kastila ang pangalang arroz caldo, ang dish naman na ito ay nagmula sa mga Chinese. Ayon sa kasaysayan, ang mga Chinese trader ang nagpakilala ng pagkain ito sa mga Pilipino. Noong panahon ng Song Dynasty, ang mga Chino ay nakikipagpalitan ng kalakal sa mga Pilipino. Sinasabing ang mga Chinese trader ay karaniwang naghahanda ng rice porridge o congee na nagsisilbi nilang pagkain. Kinalaunan ay ibinahagi na rin nila ang pagkain ito sa mga Filipino trader. Kaya bago pa man dumating ang mga Kastila sa bansa, ay kilala na ang congee o rice porridge sa Pilipinas. Nagkataon lang umano na hirap ang mga Kastila sa pagbigkas ng Chinese terminology, kaya gumawa sila ng sariling pangalan at tinawag itong arroz caldo. Sinasabing ang arroz caldo ay maiging kainin ng mga taong may karamdaman ayon na rin sa mga nutritionist. Pero ano-ano nga ba ang iba pang benefits na makukuha dito? Good morning mga kasambahay! Ako si Krisje Erica Paylago, ang inyong nutritionist dietitian. And welcome to another episode of EATymology. Ang arroz caldo ay maraming benepisyo sa ating katawan. Unang-una, ito'y pinagkukunan natin ng carbohydrates na gagamitin natin bilang enerhiya sa ating katawan. Meron din itong protina na galing sa itlog at sa laman ng manok. Ito'y ginagamit ng ating katawan sa pagbuot at pagsasaayos nito. Meron din itong mga bitamina at mineral. Unang-una, B vitamins para sa maayos na metabolismo ng katawan natin o yung maayos na pagtunaw ng ating mga kinakain. Meron din itong potassium at sodium. Itong mga mineral na ito ginagamit ng katawan natin para sa maayos na pag-control ng blood pressure at maayos na blood volume ng ating katawan. Meron din itong manganese para sa maayos na paggana ng ating utak at ng mga nerves natin. Ang arroz caldo, kadalasang binibigay natin sa taong may mga sakit. Unang-una, nire-recommenda natin ito doon sa mga taong may dysphagia or dysphagia o yung nahihirapang lumunok. So kapag may dysphagia or dysphagia yung taong yun, binibigyan natin ng arroz caldo para madaling nguyain at lunokin ang kinakain. Bukod dito, napansin natin maraming benepisyo kaya energy dense and nutrient dense din ang ating arroz caldo. Pag may sakit, binibigay din natin ang arroz caldo para sa dagdag init kasi kapag may trangkaso, ubo, sipon, kadalasan nilalamig ito. Kaya kailangan ng dagdag init dito bukod doon sa mainit na temperatura, yung luya na taglay nito nagdudulot din ng init sa ating katawan. May sangkap ito na paminta, luya at bawang. Itong mga sangkap na ito ay merong antiviral, antibacterial, anti-inflammatory at antioxidant properties kung saan nakakatulong to sa taong may sakit para mas gumaling kagad siya. Kaya mga kasambahay, kapag may sakit, pwede natin itong ibigay sa kanila para mas mabilis silang gumaling. Bukod dito, kung halimbawang nahihirapan talagang lumunok yung mga kasama natin sa bahay, pwede natin itong isubstitute sa rice. So kung kakain ka ng kalahating cup ng rice, pwede nating 1 1/2 cup ng arroz caldo. Masustansya din ito kaya mainam itong pagkain. Para sa iba pang nakakatakam na impormasyon tungkol sa ating mga kinakain, abangan ang aming susunod na EATymology.